Sinin? Okay. Screenshot muna. Okay. So tafsir na tayo mga kapatid. Okay, a'udhu billahi samil alim min ash-shaytan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'da alladhi hamala liwa'a ad-da'wa wa ballagha risala wa adda al-amanah wa nasaha al-umma wa jahada fillahi haqqa jihadihi salawatullahi alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, ngayon, sa pananampalatayang Islam, tayo ngayon ay dadako ngayon sa tafsir. Tafsir, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Tafsir, Surah Yusuf. At isa sa mga excited na pagtatalakay at pag-aaral ay walang iba kundi ang tafsir. At isa lang, subhanahu wa ta'ala, pakimute lang po yung inyong mga mics. Isa yun sa mga napahagandang pag-aralan ang tafsir. Okay, naway topikan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pakimute po ang inyong mic please sa mga sabihin natin sa mga hindi pa nag-mute. Naway topikan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at naway pagkalog sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kaalaman, pangunawa sa salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi ay ito yung mga dapat nating ipanalangin. Ipanalangin sa Allah, especially sa pag-aayuno, sa oras ng pag-aayuno na Ya Allah, ipagkauloob mo sa akin na maunawaan ko ang iyong salita. Diba? Kasi kung maunawaan natin, napakahalagang maunawaan ang mga termino at mga salita na kung saan ay nasa paligid natin, wallahi walang hihigit sa banal na Quran. Kasi pakatandaan natin ang salita ng Allah ay nakahihigit sa lahat. Kasi ito ay gabay, ito ay patnubay, at ito ay batas. Na kung kaya, isama natin sa panalangin na ipagkalob sa atin ng Allah. Okay, kapatid na Magic in Car, pakimute po ang inyong mic, please. Khalid Ara, pakimute po ang inyong mic. Barakallahu fikum. May mga pumupukpuk po ng martilyo. Sino ba yan? Okay. Sabi ko sa inyo, i-mute ninyo ang ano kasi baki marinig natin yung mga kalampagan ng mga kaldiro dyan sa ano ninyo habang kayo ay ano. Okay. Now, bilang pambungad mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ibigay natin ang definition ng tinatawag na tafsir, ika nga, pagpapakahulugan ng tafsir. You know? Okay, ang tafsir, bismillah, ang tafsir ay isa sa pinakamahalagang pamamaraan at kaparaanan na nagpapaliwanag ng iba't ibang agham, ng iba't ibang kaalaman. Ito ang pagpapasimple or ito ang pagpapagaan ng mga sistema na tila komplikado. Kasi sa banal na Quran, kahit pa yung mga nakakaunawan ng Arabic, ay may mga termino dyan at mga sabi nating konteksto na hindi naunawaan. Na hindi nila naunawaan. Para maunawaan ito, kinakailangan nila ng tafsir. Walang duda. Kaya nga't ito ang isang bagay na pagpapagaan ng mga sistema na tila komplikado, tila complicated. Paliwanag ng mga maikling paralala. Ito rin yung pangatwiran para sa mga kadahilanan. Ang paliwanag sa mga resulta, mga bunga, ay isang madaling maunawaan na pahayag. Yan ang tafsir. At ang tafsir ay may mga kasangkapan, may mga alituntunin, may mga pamantayan na magkakaiba ayon sa likas na katangian ng material na binibigyan ng kahulugan. Napakalawak ng usaping tafsir at mayroon itong maraming mga kahulugan at mga pagpapakahulugan. Kung saan, pag-uusapan natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam ang tungkol sa pinakamahalaga sa mga ito rito sa ating pag-aaral biidnillah. Okay? Patungkol sa bagay na iyan, na kailangan wallahi, para maging matagumpay tayo sa bagay na ito, kinakailangan natin sabihin natin na mag-aral at magkaroon ng pasinsya. Hilingin natin sa Allah na way ipagkalog sa atin ang sabar kasi hindi lahat ng mga nag-aaral nagtatagumpay sa kanilang pinag-aralan. Pakatandaan natin, maraming mga nag-aaral bulakbol, may mga nag-aaral na sabihin natin ay kanilang layunin ay attendance lamang o kaya magpapakyut lamang. Diba? At iba pa mga bagay na katulad nito, naway iwaksi tayo ng Allah mula sa mga layunin na ito at ipagkalob sa atin natin ang sinsero, katapatan, ikhlas
at anumang katulad nito, dahil ito'y salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ang tafsir, mga kapatid sa pananampalatay Islam, kahulugan ng tafsir ayon sa wika. Dadako na naman tayo. Pag-usapan natin ang tinatawag na tafsir, okay, ayon sa tinatawag na wika. At tafsir, tafsir ayon sa tinatawag na lexical na kahulugan. Ano yun? Luga. Lugatan. Ibig sabihin, literal meaning. So, literal meaning ng tinatawag na tafsir. Ang tafsir ayon sa wika ay asyarah. Ito ay tinatawag na asyarah. Asyarah. Ang ibig sabihin ng asyarah ay paliwanag. Ito ay, sabihin natin, paliwanag. Tafsir, ibig sabihin paliwanag. Magpaliwanag ka. Kapatid, magtafsir ka. Tafsiran mo yan. Ipaliwanag mo yan. You know? Okay. At the same time, ito rin ay at-tawdih. 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 Ang ibig sabihin ng tawdih ay paglilinaw. Paglilinaw. Paliwanag, paglilinaw. Parang magkasing kahulugan. Synonyms kumbaga. Okay? Pinaliwanag, kasi bakit? Hindi lahat na nagpapaliwanag ay nililinaw niya ang paliwanag niya. Malinaw? So may mga nagpapaliwanag pero hindi naman malinaw. Kaya nga, nandito napakaano, di ba? Maliwanag, pagliwanag, paglilinaw. Ibig sabihin ay yung paliwanag, ika nga, nililinaw niya, pinapaliwanag niya ang isang bagay at nililinaw niya ang isang bagay. Yun yung ibig sabihin ang tinatawag na tafsir, asyarah wa tawdih. At walbayan. Walbayan. Walbayan, no? Ang ibig sabihin ng walbayan ay, ito ay, sabihin natin, ay pagpapahayag. Pagpapahayag. Kaya nga sa tafsir, pag nagbasa, kapag nababasa natin ang tafsir, ay lahat ng ito'y pahayag. Pahayag ng mga, ng sunna, pahayag ng mga sahaba, paliwanag ng mga sahaba, paglilinaw ng mga sahaba, paglilinaw ayon sa sunna. Yan ang ibig sabihin ng tafsir pagdating sa tinatawag na literal na pagpapakahulugan. Al-kashf. At the same time, ito ay tinatawag na al-kashf. Ang al-kashf, mga kapatid, ito yung paglantad. Exposing, ika nga. Kaya nga, pag pinag-aralan natin ang tafsir, nilalantad natin ang mga kahulugan punto por punto ng isang salita, ng salita ng Allah. Kaya nga, huwag kayong magtataka na nag-expect lamang gusto at yun, ito ay hindi ko kina-question ang intention po ninyo, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sabihin, nung nagun mag-endure ako kasi bakit? Tafsir, ano yan, Surat Yusuf. Ang inaano nila ay ang malaman lamang ang kwento ni Prophet Yusuf alayhi salam. No? Ang ating subject is tafsir. Hindi lamang kwento ni Prophet Yusuf alayhi salam. Okay, kung gusto natin ang kwento lamang ni Prophet Yusuf, mayroong mas magaling sa atin pagdating sa kwento. Marami yan sa YouTube, marami yan sa Google, okay, sa gulo-gulo. Marami yan sa mga, sabi natin, mga vlogs, ika nga. Marami yan. Mas magaling sa atin magkwento. Pero ang ating paksa is tafsir, Surat Yusuf. Ibig sabihin, hindi lamang tumutukoy kay Prophet sa kwento ni Prophet Yusuf alayhi salam, kundi tafsir, kahulugan ng mga taludtod, kahulugan ng mga salita, anumang meron sa Surat Yusuf. Kasi ang kwento ni Prophet Yusuf, mga kapatid, saan ba nabubuo ang kwento ni Prophet Yusuf? Hindi bagat ito ay sa banal na Quran. So hindi lamang naunawaan natin ang implikasyon ng kwento, bagkus nauunawaan natin yung mga salitang binibitiwan dito. Nauunawaan natin yung tinatawag na salita ng Allah kung papaano niya ikinuwento sa atin. Kasi ang kwento na matatagpuan sa Surat Yusuf alayhi salam, specifically yung kwento ni Prophet Yusuf alayhi salam, piling-piling mga termino, piling-piling mga term ang ginamit diyan. At bawat term na ginagamit, hindi lamang sa Surat Yusuf, kundi sa lahat ng sura ng banal na Quran, ay meron itong malaking aral at pagpapakahulugan na dapat nating maunawaan. Kaya nga, sinasabi ko lagi, kapag tayo ay nagnilay-nilay at nagbulay-bulay sa banal na Quran, tanungin natin ang ating mga sarili. Every ayah,
every ayah, bago natin lisanin yung ayah na yon at lumipat sa pangalawang ayah, let us conclude. Ika nga, ano ba ang nais ipahiwatig sa akin ng Allah sa ayah na ito? Ano ba ang mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ano bang kanyang mensahe sa akin sa ayah na ito? Diba? Ano ba ang nais niyang ipagawa sa akin? Every ayah, bago natin lisanin yung ayah na yan at pumunta sa kabilang ayah, tanungin natin ang mga sarili natin, naunawaan ko ba yung ayah na ito? Anong implikasyon nito? Ano ang aral sa likod nito na makukuha natin? Kaya nga, ito yung tafsiri. Okay? Hindi lamang tayo nagkukwento dito ng parang fairy tale o kagaya ng fairy tale o kaya sabi lang bedtime story. No! Pinag-usapan natin dito yung kahulugan. Kahulugan ng salitang binibitiwan sa banal na Quran na may kaugnayan sa ating paksa na walang iba kundi ang Suratul Yusuf. You know? Okay, yung mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya kapag ang layunin lamang ninyo ay marinig ang kwento, tapos na ano kayo, na bitin kayo, sabihin natin ay pangit naman magkwento si Ustaz, makaalis na nga. Okay, malaya kayo na makaalis, ika nga. Kasi yun ang layunin nyo, marinig lamang yung kwento ni Prophet Yusuf alayhi salam. Kasi mayroong mas magaling pang mag-deliver sa atin ang kwento. At marami yan, mga kapatid. At matatagpuan sa mga iba't ibang social media platforms at maging sa gulo-gulo ay marami makatagpuan kayo sa YouTube, ika nga, so doon na lamang kayo. You know? Kasi baka mabigo ko pa kayo at hindi ko ma-deliver sa inyo ang napakagandang kwento ng Prophet Yusuf alayhi salam. You know? Okay. So yan, mga kapatid, Al-Kash, ulitin natin. Ang tafsir, ito ay isang paliwanag, syarh, ito ay tawdih, ito ay paglilinaw, ito al-bayan, pagpapahayag, ito al-kashf, ito ay paglantad. At sinasabi ng mga ulama, ng mga lugawiyon, mga scholastic, mga scholar ng luga, fassara shay. Okay, may word na tinatawag sila na sabihin natin ay fassara shay. Okay? Fassara shay. Ibig sabihin ng fassara shay, ipinaliwanag ang isang bagay. Pinaliwanag niya ang isang bagay. Yan ang ibig sabihin, doon ang simula. Pinaliwanag niya ang isang bagay, inihayag niya ang isang bagay, nilino niya ang isang bagay. Ibig sabihin, ipiniliwanag ng mabuti. Ipiniliwanag niya ng mabuti ang dahilan ng paglitaw ng isang bagay. Pagkakaroon ng isang bagay, pinaliwanag niya. You know? Paki-explain. Isa sa lang, paki-explain. Paki-tafsir nga, kapatid. Diba? So, kailangan mong ipaliwanag ng mabuti yon. At of course, inilantad ang mga punto sa pagkakaroon ng kalituhan dito. Kasi bakit natin kailangan ng explanation? Kasi nalilito tayo sa isang bagay. Kasi kung malinaw, hindi na kailangan ng tafsir. Kung malinaw. Okay? Kaya nga't ang banal na Quran, napakalalim. Hindi lamang ito tumutukoy sa isang kahulugan. Marami. Marami mga kapal sa pandapalang. Meron siya mga metaphorical, ika nga, may mga matalinghaga, may hakiki, mayroong actual na tinatawag na kahulugan. Kaya, yung mga tao na nagbabate lamang sa, tingnan mo yung mga ligaw ng mga tao, mga Qur'ani yun. Especially mga Qur'ani yun, yung mga tao na kung saan ay kinukuha nila yung Qur'an, ika nga, ayon sa napakababaw na kahulugan. Diba? Sila yung napakaligaw. Kasi bakit? Ay, ayaw nilang magsumangguni sa tafsir. Kung ano lamang yung kanilang naunawaan doon sa ayah, yun na yun. No. Subhanallah. Hindi pwede yan. Kaya nga't ang Quran, ang mga ayah ay pinapaliwanag ng sunnah. Pinapaliwanag ng tinatawag na sunnah. Halimbawa, sinasabi sa Quran na akimis sala, itayo nyo ang pagdarasal. Wala dyan sa Quran kung paano itayo ang pagdarasal. O kailangan tafsiran yun. Ang tafsir ay natatagpuan sa sunnah. Ano bang tafsir dito na sinabi nang na itayo ang pagdarasal? Tatayo lang, nakaganyan lang? Tapos nakanganga? No. Okay? Itaguyod ang pagdarasal ayon sa tinatawag na tamang kaparaanan. Matutunghayan natin yan sa tinatawag na sunnah. Nino? O kaya nga't yung mga tao na ayos sumangguni sa tinatawag na sabihin natin sa tafsir, ayos sumangguni sa mga tafsir ay tunay na wallahi, siya'y ligaw. Maliligaw talaga siya. You know? Kaya kailangan natin ng tafsir.
Kasi hindi lahat, maging yung mga ulama, maging yung mga skola, hindi na at naunawaan kung ano yung nasa nakasaad sa banal na Quran. Kailangan sumangguni sa tafsir, sa Quran, sa sunnah, at sa tinatawag na sabihin natin mga kaulus sahaba. You know? Okay, kaya nga ito yung paglantad, kashf, ng mga punto sa pagkakaroon ng kalituhan dito. At of course, sabi ng mga ibang mga scholar, wafassara al-Quran, ibig sabihin, pinaliwanag ang kahulugan ng mga talata ng Quran. Ang dahilan ng pagbaba ng mga ito, wasababun nuzul, at ang mga paksa nito. Ito po ay pambungad lamang ha, para bago tayo mag-dive in doon sa tafsir ng Suratul Yusuf, maunawaan muna natin yung mga bagay na ito. Okay? Kasi kailangan ng pambungad, mga kapatid sa pananampalataya ng Islam. Lahat ng bagay ay mayroong pambungad. Kuweba nga ay may pambungad, wala nga namang pumasok agad doon sa pinakagitna. Kailangan talaga dadaan ka sa pambungad. You know? So yun yung mga kapatid, napakahalagang maunawaan yung mga bagay na ito. So yun yung ibig sabihin ng tafsir ayon sa literal. Ayon sa pagpapakahulugan ng tinatawag na literal. So screenshot na kung gusto mag-screenshot kasi ililipat ko yung ano? Okay, wala. Ngayon, dadako tayo ngayon sa tinatawag na sabihin natin istilahan. Tafsir istilahan. Istilahan. Ano bang ibig sabihin ng tafsir istilahan? Sabi ng mga ulama, ito lang isa lang sa mga definition. Maraming definition ng mga scholar, pero isa lang ang punto nila. Una-una, ito yung wal kashfu anil ma'na al-batin. Okay, anil batin wal haqa'iq. Sa mga hindi nakaunawa ng Arabic, wag po kayong ma-stress. Okay, kasi nga ito po ay papaliwanag natin din sa tinatawag na Tagalog. Kaya nga napakahalaga mo ng isang ano muna natin sa tunay sa original text nito bago natin ipaliwanag. Wal haqa'iq ghayra zahirati fi amrin ma aw ilmin muayyan. Okay, so huwa al-kashfu anil ma'na al-batini wal-haqa'iqi, okay, ghayra al-zahirati fi amrin ma aw ilmin muayyanin. Okay, na ano bang ibig sabihin nito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Ang ibig sabihin nito, huwal kashf. Ito ay ang pagsisiwalat. Ito ay ang paglantad. Okay? Kashf, ang sabi natin kanina, ito yung paglantad, pag-expose, ika nga. Paglantad o pagsisiwalat anil ma'anal batin ng panloob na kahulugan. Bakit sinasabing panloob na kahulugan? Kasi kung lantad na kahulugan, yun natin kailangan ng tafsir. Kasi lantaran yung kahulugan eh. Okay, so kinakailangan i-expose kung ano man yung nakakubli. Ano man yung sabihin nating napapaloob. You know? Kaya nga't inanil ma'anil batin. Ito ang pagsisiwalat ng panloob na kahulugan at ang mga katotohanan. Wal haqa'iq. At ang mga katotohanan na hindi maliwanag, okay, ghayra zahirati, na hindi maliwanag sa isang bagay o isang tukoy na agham o kaalaman, fi amrin ma aw ilmin muayyan. Okay, ulitin po natin, ito ay ang pagsisiwalat ng panloob na kahulugan at ang mga katotohanan na hindi maliwanag sa isang bagay o isang tukoy na agham o kaalaman. Okay? So, ibig sabihin dito, kaya nga't meron tayong tafsir kasi hinahalungkat kung ano man yung hindi hayag na kahulugan. Hinahalungkat yung napapaloob, nasa loob na kahulugan. At mga katotohanan ito.
na may kaugnayan sa kaalaman ng isang bagay, sa particular na kaalaman. Okay? So yun po ang ibig sabihin ng tafsir. Okay? At sa pamamagitan ng tafsir, which is kasi pag sinabing tafsir, normally ang ating narinig na kahulugan ay interpretation. So doon tayo sa yung naunawa ng lahat, tafsir is interpretation. Tafsir al-Quran, interpretation ng Quran. Pagpapaliwanag ng Quran. Kaya sa pamamagitan ng tafsir, ang mga katangian o paglalarawan ng mga katotohanan ito ay nagiging ganap at kumpleto. Diba? So naunawaan mo yan, naunawaan mo ang isang bagay. Kasi bakit? Alam mo yung tafsir eh. Kaya nga't may mga taong ligaw na gumagamit ng aya doon sa mga ayatul kital, kaya naging extremism, extremist. Why? Sapagkat kinukuha lamang nila yung tinatawag na lantarang kahulugan ng ayatul kital. Subhanallah. Kaya pati mga sabi natin, mga musyrikin na walang kalaban-laban, pag nakakita sila ng musyrik, patay agad. Kasi nga hindi lang naunawaan, wala silang tafsir. Hindi lang naunawaan ang tinatawag na tafsir nito, mga kapatid, yung katotohanan nito. Okay? At naipaliliwanag nito ang tafsir, ang mga sanhi nito. Ang mga sanhi, kung bakit? Kasi kaya nga, isa sa mga makukuha natin yung sababun nuzul. Ano ba ang dahilan ng pagkakababa ng aya na ito? Unang sura na ito. Kasi mayroong dahilan yan. Mayroong dahilan kung bakit ibinaba ang sura o ang aya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At makukuha natin yan sa tafsir. Okay? Kung ano ang nasa likuran ng mga ito. Ano yung tanataw na behind the scene, ika nga. Mga behind the scene. Mga BTS, ika nga. You know? At lahat ng nauugnay sa mga ito ay binibigyang linaw ng tafsir. At ang hagham na ito, ang kaalaman na ito, mga kapatid, ay nakikilala sa pamagitan ng pagsasaalang-alang nito. Pagtatalakay sa lahat ng mga ito ng detalyado at pagtatanghal nito sa isang tumpak na pamaraan na nakakamit ang wastong pangunawa sa material na pagbibigay kahulugan. Yan ang tafsir. Detalyado. You know? Kaya nga, pag nag-aaral tayo ng tafsir, huwag niyo, ano ba yan na napaka detalyado? Yan kasi tafsir eh. Kasi pinag-aaral natin tafsir, hindi calculation. Di ba? Ang math nga ay napakahirap, mga engineer dyan. Napakahirap ng math, number nga yan ha. Subhanallah. Kailangan mong magpagturo ng pansin kasi otherwise bagsa ka. Paano pa kayo yung tanataw na salita ng Allah? Hindi mo pagtutunan ng pansin? Kakahiya naman sa Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Subhanallah. So dapat pagtunan natin ng pansin, mga kapatid, ang salita at lalong-lalo na ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ang tafsir ay pagtatalakay sa lahat ng mga ito ng detalyado, mga kapatid, at ang pagtatanghan ito sa isang tumpak na pamamaraan na nakakamit ang wasong pangunawa sa material na pagbibigay kahulugan. At tinatanggal ang lahat ng maling impormasyon tungkol sa nilalaman ng mga pangagham, tungkol sa nilalaman ng pag-uugali, tungkol sa nilalaman ng pang-edukasyon, tungkol sa nilalaman ng pangrelihiyong pangyayari, at bawat larangan na saklaw ng tafsir ay may mga tiyak na patakaran. May mga tiyak na regulasyon na itinakda ng mga namamahala sa tafsir, yung mga tinatawag na ahlut tafsir o mufassirun. Ang likas sa katangian ng material na nagbibigay ng kahulugan at ang mga pangyayaring ipinaiiral ng material na ito. Yan mga kapal sa panampalatang Islam. So nalalaman natin yung mga sabihin natin, mga nililinaw ika ngayon mga maling impormasyon tungkol sa mga bagay-bagay. Tungkol sa mga bagay-bagay. Merong latecomers. Ayan, si Nina Binasing. Okay. So yun po yung mga kapatid sa panampalatayang Islam. Of course, mga kapatid sa panampalatayang Islam, ang tafsir, of course, ito yung pambungad, mga kapatid, ha? Bago tayo mag-dive in sa paano ng sura. So ang tafsir ayon sa mga scholar ng fiqh, okay, ayon sa mga scholar ng pangrelihiyon, ika nga, which is mga tinatawag na ulama rabbaniyon, ay ang kaalaman na kung saan nauunawaan ang mga talata ng maluwalhating Quran. Ito yung kaalaman. Kailangan natin ng kaalaman. Allahumma zidna ilman. Para sa ganun ay maunawaan natin ang maluwalhating Quran. Naunawaan ang kabatiran ng mga implikasyon ng mga ito.
pag nag-aral tayo ng tafsir, pag nag-aral tayo ng Quran, kinakailangan natin malaman ang mga implikasyon. Ano ba yung implikasyon ng tinatawag na aya na ito? Saan ba ipinapahiwatig? At yan ay makukuha natin sa tafsir. Okay? At the same time, ang mga legal na pagpapasya, mga ahkam, mga kahatulan mula sa mga ito. So ito yung maunawaan natin. Subalit hindi ko naunawaan kung bakit naka-mute ang ano. Okay? Hindi ko maunawaan kung bakit naka-mute. Sino ba itong kapatid na Mavic Incarnation, paki-mute po ang inyong ano. Barakallahu fi. Aywa. Okay. So yung mga kapatid, ha? So ngayon naunawaan ko na. Kasi naka-mute na siya. Okay. So ito po, mga kapatid, sa pananampalatang Islam. So naunawaan ang kabatiran ng mga implikasyon ng mga ito, ng Quran, at ang mga legal na pagpapasya, mga legal na kahatulan mula sa mga talata. Ito ay isang malawak, kasing lawak ng karagatan, hindi lang ang Pacific Ocean, isali mo na ang lahat ng karagatan. O higit pa rito. Ito ay isang malawak at komprehensibong kaalaman na hindi nagtatapos sa panahon ng pagpapaliwanag. Subhanallah. Sa halip, ito ay nakakamit sa lahat ng mga punto ng mga surah, mga talata, dahilan ng pagkakapahayag ng mga ito, yung sababun nuzul, at kung saan ito sinasabi sa mga tao o lugar. Di ba makikita mo yung banal na Quran pag binabasa natin? Subhanallah, ito ang ayah na ito ay para sa mga musyrikin. Ang ayah na ito ay para sa mga mananampalataya. Ya ayuhal ladhina amanu, ya ayuhan nas, para sa pangkalahatan. At sa lugar din, katulad sa Makkah, Madina, katulad sa tinatawag na Masjid Quba, di ba? At ano ang mga aral na maaaring kunin mula rito? Dito natin mapukuha na sa tafsir. Ano bang aral na makukuha natin dito? Pag pinag-aral natin ang isang aya, ano bang aral na makukuha natin dito? Kasi, wallahi, ang Quran ay hindi ito masalita na parang kanto na gir-gir kathir. Okay? Mafimukh, sinasabi nga nila. No! Lahat ng bawat taludtod, lahat ng every single term na ginamit sa banal na Quran, na salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay tunay na ito ay merong malaking aral na dapat nating malaman. Kaya nga't minsan hindi natin maiwasan ang pagpapaliwanag sa tinatawag na which is in terms of language. Kung bakit ginawat yung past tense, bakit ginamit yung present tense, nasa halip ay past tense, bakit ganito yung preposition na ginamit. Lahat yan matutunghayan natin. Kasi bakit every preposition, every forms of word, ika nga, na nandyan, mga kapatid, meron itong pagpapakahulugan kung bakit ito ginamit sa bagay na ito at hindi yaon. Meron. Kasi hindi ang salita ng Quran ay hindi salita ng ninuman. Salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi yan laro. Hindi, yan ay batas. Yan ay tinatawag na batas. Yan ay patnubay. Yan ay tinatawag. Dapat natin maunawaan yung mga bagay na ito. Patnubay yan. Guidance yan. Nino? Subhanallah. Naway pa, pagkalog sa atin ng Allah ang malawak na pangunawa ng banal na Quran. Ito'y malawak, komprehensibong kaalaman. You know? Subhanallah. Aksa, yun nga, ito ay tungkol sa sababun nuzul at ano yung mga aral na makukuha rito. Tulad nito, ang tafsir ng banal na Quran ay sinasara nito ang mga pintuan sa anumang debate tungkol sa kahulugan, tungkol sa paliwanag ng isang particular na talata. Kaya nga, wallahi, tinan mo, makikita natin sa tanataw na tafsir sa Quran, yung stelo ng Quran, lahat ng mga sinasabi ng mga tao patungkol sa Allah ng maling pangunawa, maling pangangatwiran, maling impormasyon tungkol sa Allah, nililinaw ng Allah sa banal na Quran. Nililinaw ng Allah. Maging yung mga kwento, mga maling kwento patungkol kay Prophet Yusuf alayhi salam, nililinaw ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nandun na sa Surato Yusuf yung totoong kwento. Kasi may mga pagdagkukwento ko kasi, di ba? May minsan may mga dagdag, may mga bawas. Di ba? Subhanallah. Pero nililinaw ng Allah, lalo pat yung mga maling paratang ng tao tungkol sa Allah. Nung sinabi ng mga tao na Allah ay nagkaroon ng anak, ano sabi ng Allah? Yalid ulam yulad. Nung sinabi ng mga tao na ang Panginoon ay mayroong wangis, walam yakul lahu kufuan ahad. So every wrong or mistake, ikang of information na nagawa ng tao, nasa isip pa lamang ng tao, nandyan na ang paglilinaw sa banal na Quran.
maging sa mga kwento, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Okay? Kaya nga ito yung tinatawag na sinisira nito ang mga pintuan sa anumang debate tungkol sa kahulugan at paliwanag ng isang particular na talata. At lutasin ang tinatawag na usapin. Walang puwang para sa pag-alinlangan, walang puwang para sa interpretasyon ng walang kaalaman o kaalaman sa larangan ng fiqh. Subhanallah. Kaya nga may connection yung ating subject na fiqh at sa katinatawag na tafsir. Kasi bakit? Kinakailangan mong maunawaan ano yun? Yung tinatawag na talata, salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang fiqh ay pangunawa at ang tafsir ay may kinalaman sa tinatawag na salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yung mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay, so yun lang ay pambungad. Pambungad na saklaw nito ang tinatawag na pagpapakahulugan ng tafsir, literal at saka technical na pagpapakahulugan. Now, nais kong ipapakilala sa inyo ang ating napiling sura na itatalakay sa tafsir. At yun ay walang iba kundi ang sura to Yusuf. Tanong, bakit ko napili ito? Kasi normal sa atin na mahilig makinig ng kwento. Mahilig makinig ng kwento, 'di ba? Yung kwento sa atin, nakaka-attract sa atin 'yun. Kaya nga't may mga chismoso at mga chismosa eh. Kasi mahilig sila sa makialam sa kwento ng ibang tao. Subhanallah. Pero ang atin, ang pinakikialam nating kwento ay ayon sa banal na Quran. Yung ating pinakikinggan ng kwento ay ayon authentic na kwento mula sa Quran at mula sa Sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito ay napili ko dahil bakit? Ay dahil sa mahilig personally ako sa kwento, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. And I think all of you here, lahat tayo dito ay nakarelate tayo dito sa mga kwento na ito. Pangalawa dito, kasi ang kwento ng Surah Yusuf ay wallahi, kung ating itong sasakwilawin lahat ng kwento ni Prophet Yusuf, mga kapatid, wallahi parang sumasalamin sa atin lahat individually. Sumasalamin sa atin mga pagsubok, kasiyahan, kalungkutan, mga betrayal, ika nga. Diba? Minsan ba sa buhay mo hindi ka tinidor? Oh, sabi nga na pag-sure. You know? Minsan dumaan ka sa tinatawag na ikaw ang nag-tridor o ikaw ang tinidor. You know? Kung hindi ka man dumaan sa pagiging tridor, at least ikaw yung tinidor. Anong tawag dyan sa Tagalog? Tridor? Tatribor ba? Tama? Oh, what's that term? Ika nga, malinaw pa dito sa tridor. Okay. Tinaksil? Okay? Pinagtaksilan. Minsan-minsan ay, of course, ang pagtaksila, hindi lamang tumutukoy sa usaping mag-asawa, of course. Ayan ay sa lahat din ng bagay, lahat ng aspeto. You know? Siya ay tinatawag na, sabihin natin ay, minsan nagtaksil ka o di naman kay minsan ikaw ang tinaksilan. So lahat ng mga bagay na ito, mga kapatid, ay wallahi makukuha natin papaano i-deal, papaano sabihin natin, papaano ika nga maging reference yung kwento ni Prophet Yusuf at i-apply sa ating buhay. Yung resulta, yung cause, yung effect, inshallah subhanahu wa ta'ala matutunghayan natin yan, mga kapatid. Ayun na, kung kaya, bago tayo magtapos ay ipapakilala ko sa inyo ang sura na ito. Makinig na mabuti. Ang sura Yusuf alayhi salam ay 12 sura. Ibig sabihin ay pang-12 na sura sa banal na Quran na nakasaad sa mushaf batay sa pagkakasunod-sunod na matatagpuan sa loob ng mushaf. At hopefully pag nag-umpisa na tayo sa tafsir, biidnillahi subhanahu wa ta'ala, I mean yung every ayah, mas maganda mayroon kayong Quran sa harapan ninyo para masubaybay ninyo yung mga ayah na ating pinapaliwanag. You know? So ito po ay 12 sura batay sa pagkakasunod-sunod na matatagpuan sa loob ng mushaf. Ang mga sura na nauna rito batay sa pagkakasunod-sunod ay ang mga sumusunod. Una, Al-Fatiha. Pangalawa, Al-Baqara. Pangatlo, Ali Imran. Pang-apat, Suratul Nisa. Pang-lima, Suratul Maida. Pang-anim, Suratul An'am. Pang-pito, Suratul A'raf. Pang-walo, Suratul Anfal. Pang-siyam, Suratul Tauba. Pang-sampu, Suratul Yunus. At pang-labing isa, Suratul Hud. Then, Suratul Yusuf. Now, yun po yung pagkakasunod-sunod ayon sa tinatawag na, sabihin natin, na mushaf. Pero ang tanong is, Ustad, yung pagkakasunod-sunod ba ayon sa mushaf, yun din ang pagkakasunod-sunod na revelation? No. Hindi.
Kasi bakit? Anong nangyari? Eh, ang Suratul Fatiha yung nauna dyan, samantala ang unang revealed ay walang iba kung Suratul Alaq. Pag ilan Suratul Alaq, napakalayo. Diba? Sa panghuling bahagi ng tinatawag na chapter ng banal na Quran. So, hindi porke kung anong pagkakasunod-sunod sa Musaf, yun din ang pagkakasunod-sunod sa tinatawag na revelation. Okay. So, ang surato, ulitin ko, ang surato Yusuf ay pang 12. Alam mo, napapansin mo, no? Subhanallah, ngayon ko lang naisip, ngayon lang mismo, subhanallah. 12, mga kapatid sa panampalatang Islam. 12, nasabihin natin, ay pang 12 siya. Kaya naman, walang duda, yung mga Banu Israel ay merong 12 tanatawag na tribo. Diba? Doon nagsimula yung tanatawag na magkakapatid, bilang ng magkakapatid niya, kapatid ni Prophet Yusuf alayhi salam. Matutunghan na sa kwento na yan. Subhanallah. Mashallah, tabarakallah. Napakagaling ng pagkakasunod-sunod. Diba? Of course, subalit, ang tanong, Ustad, kailan ba ito ipinahayag? Kailan ba ito na-revealed, ika nga? Ano yung kasunod o ano yung surah before na na-revealed ng tinatawag na surato Yusuf? Sabi ng mga ulama natin, especially Sheikh Tantawi sa tafsir Tantawi, rahimahullah, patungkol sa pagkakasunod-sunod sa pagbaba o revelation, pagkakapahayag, ito ay 53 surah. 53 surah. Di ba? 53 surah is 53, right? Right? Okay. Yes, yes. 53, sorry. 53. Yan. Sorry po kasi yung Tagalog ko. Bisaya man ko. 53 surah. 53. Okay? Pang 53 surah po siya pag pinag-usapan natin ang pagkakasunod-sunod ng tinatawag na revelation. Nina? At ang pagbaba nito ay pagkatapos ng Suratul Hud. So, ibig sabihin pala, makikita natin Suratul Hud, then after that Suratul Yusuf. Ibig sabihin magkasutandim, parang bang tandim ito eh. Sa Mushaf, ang nauna ng sura, ang naunang sura before ng Suratul Yusuf ay Suratul Hud. Ganun din sa revelasyon. Ganun din sa tinatawag na pagkakapahayag ay bumaba ang Suratul Yusuf, Suratul Yusuf after na bumaba ang Suratul Hud. You know? So yun po yan, ha? Hope na nag-guess po ninyo yun. Yung mga kaalaman na detalyado na dapat ninyong i-take note. At ang bilang ng mga talata, ang tanong, ilang bilang ng mga talata ang Suratul Yusuf? Bilang ng mga talata nito ay 111 talata. 111 aya. Okay? Yan po yung bilang ng tinatawag na sabihin nating aya. 111 na aya. Makikita niyo kung ako nagkamali, 111 po na aya. Mga kapatid sa tanong. Yes, 111, di ba? Yes, jazakallah. Tama po, 100. Barakallahu fikum. Ninam, yun po yung bilang ng tinatawag na aya. Oh, ang punto sa katawagan kung bakit tinawag nito na Surah Yusuf ay malinaw. Kasi mga kapatid sa panampalatang isang, bakit tinawag ang surah sa ganitong pangalan? Alimbawa, Suratul Baqarah, Suratul Fatiha, at iba pa. Kagaya ng Suratul Baqarah, tinawag na Suratul Baqarah dahil bakit? Napapaloob ang specific na kwento ng baka sa loob ng sura na ito. Kaya tinawag na Suratul Baqarah. Ganun din sa Suratul Yusuf ay malinaw sapagkat napapaloob dito ang mismong kwento ni Prophet Yusuf alayhi salam. Kasama ang kwento ng kanyang mga kapatid, kasama ang kwento ng kanyang ng asawa ni Al-Aziz, yung babae na yung babae na gumawa ng trap sa kanya. Makututunghayan natin 'yan. Na kung saan ang pangalan ng ano na yun, ng hari ay si Al-Aziz. Okay, kwento ng asawa ni Al-Aziz at kasama rin sa kwento niya ang kwento ng hari ng Ehipto sa panahong yaon. You know? Of course, yung kanyang tatay na si Prophet Yaqub alayhi salam. Ano ba yung biblical term ng Prophet Yusuf? If you don't mind, mga kapatid, ano ang pangalan ng biblical term? Joseph? Joseph. Ah, okay. Joseph. Pag itagalog natin, Jose, right? Jose po. Jose. No? Okay. Jazakumullahu khair. So yun po yung mga kapatid sa panampalat. Kaya tinawag na Suratul Yusuf kasi nga, walang duda, wallahi, halos kabuuan ng Suratul Yusuf kwento ni Prophet Yusuf alayhi salam. Halos. Nang kabuuan ng ikangaw. Yung lang nag-iisang surah puro yung naglalaman ng napakaraming kwento sa Suratul Yusuf. Kasi halos lahat ng sura ay napapaloob sa kwento na ito.
kwento ni Prophet Yusuf alayhi salam. Kaya nga ito yung pinili natin kasi punong-puno ng kwento at mga aral na makukuha natin dito. Tamang-tama yung guest na namin kahapon, subhanallah, na Sheikh Muhammad Bani ay talagang mala Yusuf ang kanyang kwento. So hindi binanggit ang pangalan, pakatandaan natin, hindi binanggit ang pangalan ni Prophet Yusuf alayhi salam sa ibang sura bukod sa sura na ito maliban sa dalawang pagkakataon lamang. So pag tinanong kayo halimbawa, may mga latecomers, okay, ang latecomers ay si Rasul Kasudlak. Rasul Kasudla, paging to kapatid na Rasul Kasudla, bukod sa ikaw po ay latecomers, pasensya na po, ikaw po ay napadpad sa female section. Lumipad po kayo sa male section kapatid na Rasul. Si Downey. Sama si Downey, sa male or? May female siya. Okay, sa female. Si Downey is a lalaki. Yes. Female po ako. Female pala siya. Female po ako yan, Donnie. Okay, maraming. Female po yan, Donnie. Yes po, jazakallahu khair. Okay po. Okay. Okay, mga kapatid, sa panampalatang Islam. Now, ang tanong is, aling sura ba ang nakung saan binanggit ang pangalan ni Prophet Yusuf alayhi salam? Pag ang katanungan ay ganito, at least meron kayong sagot. So, hindi binanggit ang pangalan ni Prophet Yusuf alayhi salam sa ibang sura bukod sa sura to Yusuf maliban sa dalawang pagkakataon lamang. Una na sura, sa sura to Al-An'am. Ayan natin ha, ilista natin. Okay? Unang pagkakataon bukod sa, of course, sura to Yusuf. Sura to Yusuf. Kasi siyempre, siya yung starring dito sa ano na ito. Kasi kwento niya ito. So, alam ka naman kwento niya tapos hindi siya babanggitin. Saan yung hustisya? Diba? Yan ang una. Pangalawa ay sa Suratul An'am. Suratul Al-An'am. An'am. Okay? Surah Al-An'am. Suratul An'am. Mga kapatid sa panampalatang Islam. Pero anong aya? Anong aya? Of course, Suratul An'am. Kung ako nagkamali, chapter 6, verse 84 na banal na Quran. Anong aya yon sa verse 84 ng Suratul An'am? Sinabi ng Allah, ba'da udhu billahi minashaitan rajim, wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadayna. No? Wa nuhan wa hadayna min qabl wa min dhurriyatihi Dawuda wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadhalika najazi al-muhsinin. Yan ang unang pagbanggit. Of course, ang kahulugan ng aya, mga kapatid sa panapalatang Islam, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at biniyayaan namin si Ibrahim alayhi salam sa pamamagitan ng pagkakaloob namin sa kanya ng anak na si Ishaq at ina po ni Yaqub alayhi salam, si Jacob. At silang dalawa ay ginabayan ng Allah sa daan ng patnubay. At bago kay Ibrahim, Ishaq at Yaqub ay ginabayan din namin si Nuh alayhi salam. At ganoon din kabilang sa kanyang ina po na ginabayan ay sina Dawud, si David alayhi salam, si Solomon, si Sulaiman, si Ayub, si Job, di ba? Si Yusuf or si Joseph. Mga ina po. Musa alayhi salam, Harun alayhi salam. At ganoon ang mga paggagantimpala namin sa kanila ng mga propeta sa kanilang kabutihan. Na ginagantimpalahan namin ang lahat ng mabubuti. Yan po yung pangalawang sura na binanggit ang pangalan ni Prophet Yusuf alayhi salam. Pangatlong sura na binanggit ang pangalan ni Prophet Yusuf alayhi salam, mga kapatid, ay sa suratul Ghafir. Okay? Surah Ghafir. Na kung saan ang suratul Ghafir, walang problema na lumagpas tayo ng oras kahit konti. Okay lang po sa inyo, mamamaalam ako ng konti na kunin yung oras po ninyo kahit konti na lumagpas tayo. Okay lang? Okay lang po. Baka kasi injustice sa inyong side eh. Okay. Okay. Surah Ghafir. Suratul Ghafir. Ang suratul Ghafir, mga kapatid, ito ay chapter 40, verse 34 ng suratul Ghafir. So dyan, pangatlong binanggit ang pangalan ni Prophet Yusuf alayhi salam. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad ja'akum Yusufu. Okay, walaqad ja'akum Yusufu min qablu bil bayyinati fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bih. Hatta idha halaka qultum, lay yab'athallahu min ba'dihi rasulan, kadhalika yudillullahu man huwa musrifun murtab. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala,
Katiyakan ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo ang kagalang-galang na propeta na si Yusuf alayhi salam, na anak ni Yaqub alayhi salam, anak ni Jacob, bago pa si Musa alayhi salam. So ibig sabihin, mas nauna si Prophet Yusuf kaysa kay Prophet Musa alayhi salam. Nadaladala niya ang mga malilinaw na katibayan na nagpapatunay sa kanya. At inutusan kayo na sambahin ng Allah na bukod tangi na walang katambal. At patuloy pa rin kayo na nagdududa sa anuman na daladala niya sa inyo noong siya ay buhay pa, hanggang sa siya ay namatay. At mas lalong kananaragdagan ng inyong pagdududa at pagsamba ng iba bukod sa Allah, at inyong sinabi, katiyakan ng Allah ay hindi na magpapadala ng sugo pagkatapos niya. At sa ganoong pagkaligaw ay inililigaw ng Allah ang sinumang nagmamalabis na lumalampas sa hangganan ng katotohanan. Yun ang tinatawag na sabihin nating musrifun murtab. At nagdududa sa kaisahan ng Allah na kung kaya hindi niya ginagabayan tungo sa patnubay. So mga kapatid, ito yung tinatawag na pangatlong pagkakataon o pangatlong lugar na kung saan binanggit ang pangalan ni Prophet Yusuf alayhi salam. Ulitin ko, Surah Yusuf, of course, pangalawa sa Surah Al-An'am sa ayah 84, at gayon din sa Surah Ghafir ayah 34. No? So yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Now, another question patungkol sa tinatawag na Surah Yusuf. Ang Surah Yusuf ba ay Makkiyah ba o ito ay Madaniyah? Okay? Ito ba ay Makkiyah? Is it Makkiyan, Makkiyans? Ito ba ay Makkiyah? Or ito ba ay tinatawag na Madaniyah? Ito ay Madaniyah. Madaniyah. Okay, sa palagay ninyo mga kapatid, Makkiyah ba o Madaniyah? Madaniyah. Masya Allah, Madaniyah, walang pang-atubili. Hindi siya nag-alinlangan talaga. Masyala. Confident na confident sa kanilang mga sagot. Masya Allah, tabarakallah. Okay? Confident na confident sa kanilang mga maling kasagutan. Masya Allah, tabarakallah. Makkiyah po. Okay, ang tamang kasagutan po, okay, tunghayan natin yung mga, sabi natin, mga opinion ng mga scholars dito hinggil sa bagay na ito. Ayon kay Imam Nawawi, ayon kay Imam At-Tantawi rahimahullah sa kanyang tafsir At-Tantawi, sabi niya, wal qawlu sahih anna surata Yusuf jami'aha Makkiyah. Wala iltifat ila qawlin min qaman qala bi anna fiha ayatun madaniyah li anna hadha al qawl la dalil alayh. Sabi niya, ang tamang pananaw ay ang sura Yusuf. Okay, sandali, mayroong latecomers. Okay. Next time, pag mga latecomers, ha, paparusahan natin. Okay. So, yun po yung mga latecomers, mga kapatid. So, next time, pag kayo ay late, kayo ay mayroong kaakibat na parusa. Okay. So, ang sabi niya, ang tamang pananaw ay ang sura Yusuf ay pawang Makkiyah. Pure Makkiyah from A to Z. Mula sa unang ayah hanggang sa pinakahuling ayah. Ito ay Makkiyah. At huwag, sabi niya, at huwag pansinin, kalliwalli, huwag pansinin ang sinasabi ng mga nagsasabing naglalaman ito ng mga talata na Madaniyah, sapagkat ang kasabihang ito ay walang batayan para rito. Malinaw? So ibig sabihin, kasi may mga nagsabi na ang ibang portion ng Surah Yusuf ay Madaniyah, ang ibang bahagi. Subali, sabi ni Sheikh Imam At-Tantawi rahimahullah, huwag ninyong pansinin yan, sapagkat wala silang pruweba na ito ay Madaniyah. Dahil lahat ng tinatawag na kabuuan ng Surah Yusuf ay Makkiyah. Law sumahto, Ustad. Ano, yes, ano po pala ang ano, meaning ng Makkiyah at Madaniyah? Good. Okay, that question ay sasagutin natin yan. Okay? Inshallah. Sagutin after this. Okay? Huwag kayong mag-alaw. Hindi kayo bibitinin, ika nga, na hindi nyo maunawan ng mga bagay-bagay. Okay? Sinasabi natin dito ngayon kung ano ba ito yung Makkiyah, Madaniyah. Bago natin, ano yung atunghin ng pagkakaiba ng dalawa. You know? Okay, ayon kay Al-Alusi, isa sa mga scholar din, kahabagan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, Surah Yusuf Makkiyah kulluha alal mu'tamad. Ang Surah Yusuf sa kabuuan ay lahat Makkiyah ayon sa mapa na naligang pananaw. Warawaan Ibn Abbas wa Qatada annahu maqala hiya Makkiyah illa thalatha ayats min awwaliha wastathna ba'dahum rabi'a wa hiya qawluhu ta'ala laqad kana fi Yusuf ikhwa ikhwatihi ayatun lisa'ilin. Sabi niya,
At naiulat daw mula kay Kina Ibn Abbas at Qatada ng kanilang sinabi. Ito ay makiya maliban sa tatlong aya mula sa unang bahagi nito. At hindi nila inilagip ang iba sa kanila, which is yung aya na lakad ka na fi Yusuf, na kung saan ito ay pang pitong aya. Subalit sabi niya walang itong batayan na ito ay sinabi na isalaysay kay Ibn Abbas at kay Ibn Qatada. Ayon kay Mamta Antantawi rahimahullah, sabi niya, wa kullu dhalika wah jiddan la yaltifitu ilay wa ma'itamadna kagayrina min annaha kullaha makiyahiya thabit anil habar aw an Ibn Abbas. Lahat ng ito ay napakahina, yung sabi na ito ay naisalaysay mula kay Ibn Abbas, kay Qatada, mayroong makiya na porsyon dito, pero lahat ng ito ay mahina at hindi ito totoo, hindi ito binigyan ng pansin. At ang pinagtibayan namin tulad ng iba sa amin na ang lahat ng mga ito ay makiya, at ito ang napatunayan mula sa Al-Hibr. Pag sinabing Al-Hibr, sino yon? Si Ibn Abbas. Hibrul al-Ummah. Pag sinabing Hibr is dagat, karagatan ng umma na ito. Ibig sabihin yung kanyang kaalaman ay pawang parang katulad ng dagat dahil sa sobrang lalim at napakalawak na kaalaman ni Ibn Abbas. No. Batay sa tanong ng sister, ano ang pagkakaiba ng Surah Makiyah at Surah Madaniyah? So na ito po yan. Okay? Unang pagkakaiba, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kaya pag tanong kayo, ano bang pagkakaiba? Lagi narinig yung Makiyah, Madaniyah, but what is it? Okay, ano yung tungkol dyan? Anong chismis dyan, sabi nga ng mga tambay? Diba? Ano ang meron dyan? Unang-una na pagkakaiba ng Makiyah at saka Madaniyah. Una, ang Makiyah, ito ang sura na ibinaba sa Makkah. Ito ang sura na ibinaba sa Makkah. Okay? But of course, on the contrary, pag sinabi nga ibinaba sa Makkah, so ano yung inexpect mo sa Madaniyah? So ito naman ang sura na kung saan ibinaba sa Madina. Ibinaba sa Madina. You know? Yan ang Madaniyah. Kaya nga't ang surah na binaba sa Madaniyah ay tinatawag, Madina ay tinatawag na Madaniyah. Kaya't Makiyah means Makkah, Madaniyah means Madina. Okay? So yun po yan. Unong pagkakaiba nilang dalawa, ang Makiyah, ito ang surah na ibinaba sa Makkah, at sa Madaniyah, ito naman ang surah na ibinaba sa Madina. Okay? Yan ang una. I think clear cut po yan. Pangalawa, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam na pagkakaiba ay walang iba kundi ay pangalawa, ito ang Makiyah, ito ang sura na ibinaba bago ang Hijrah. Ibinaba bago ang Hijrah. Okay? I-shortcut po yan, ha? Kayo nang bahala maglagdag dyan, ha? Sura na ibinaba bago ang Hijrah. Merong latecomers na naman, sandali lang. Okay, sino kaya itong mga latecomers na ito? I learn with Ali. Okay, Ali, nasa girl section ka, Ali. Lumipad ka sa boys section. You know? Okay. Wala ka, nasa ano ka? Ali, nasa ano ka? Nasa girl section. Punta ka doon sa boys section. Okay. So, ulitin ko po, ha? Pangalawa, ang Makiyah, ito ang sura na ibinaba bago ang Hijrah. So on the contrary, pag Madaniyah, ito ang sura na ibinaba pagkatapos ng Hijra. Okay? Pagkatapos ng Hijra. You know? So before and after, it's a matter of before and after. Before Hijra, Makiyah, after Hijra, Madaniyah. Simple as that. You know? Okay. Pangatlong tinatawag na pagkakaiba. Pangatlong pagkakaiba. Ang Makiyah, ito ang sura para sa mga taga-Makkah. Ito naman ay para sa mga taga-Makkah. Para sa mga taga-Makkah. Yan. Para sa mga taga-Makkah, Makkanyan people, ika nga, binabasa kanila yung tinatawag. Halimbawa, yung mga Quraysh, yun po yan. Tribu ni Abu Jahal, tribu ni Abu Lahab, alam mo kayo, Tabbat yada Abu Lahab, talagang Makiyah yun sapagkat ibinabayan kay Abu Lahab. Nina? Kaya para sa mga taga-Makkah, of course, anong naintindihan natin pag Madaniyah? Of course, ito ang sura para sa mga taga-Madina. Para sa taga-Madina. Para sa mga taga-Madina.
So, yun po yan. Yan yung pangatlong pagkakaiba. Of course, mayroon pang apat pa na pagkakaiba. Pang-apat na pagkakaiba. Pag sabi ako, kung gusto nyo ng screenshot, ha? Balik natin yon. Makia. Nadi ko pa po na screenshot. Ah, sige po. Yan po, yan. Babilang ako ng tatlo. Pag hindi mo pa nasa screenshot, isa. Okay na po. Okay na po. Okay na po. Screenshot ako lang. Okay. Makia Madania. Okay? Makia Madania. So, pangatlong pangapat na pagkakaiba. Yes, pangapat na ba? Yes po, sir. Okay. Pangapat na pagkakaiba, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Pangapat, ang Makia, ito ang sura na karamihan naglalaman ng Ya Ayyuhan Nas. Naglalaman ng Ya, ito yung last atin, ano, kasi magsasala dito, Ya Ayyuhan Nas. Sa Arabic, ito yan. Ya, okay, Ya Ayyuhan Nas. Okay, ibig sabihin ng Ya Ayyuhan Nas, o kayong mga sang, o kayong sangkatauhan, o kayong mga tao. So, pag ang aya, ika nga, pag ang karamihan, ika nga, nalaman ng sura na ito, ay nagsasabi ng Ya Ayyuhan Nas, uttaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah, at iba pang Ya Ayyuhan Nas, ibig sabihin Makia. You know? Samantalang sa Madaniya, ito ang sura na naglalaman, karamihan, ika nga, ay naglalaman ng Ya Ayyuhal Ladhina Amanu. Okay? Ya Ayyuhal Ladhina. Ya Ayyuhal Ladhina Amanu. Okay? Ya Ayyuhal Ladhina Amanu. Ya Ayyuhal Ladhina Amanu. Okay? Ya Ayyuhal Ladhina Amanu, mga kapatid. Na kung saan, Ya Ayyuhal Ladhina Amanu, ang ibig sabihin na, o kayong mga mananampalataya. O kayong mga nagsisilampalataya. So pag ang mga karamihan sa laman, ika nga ng sura na ito, Ya Ayyuhal Ladhina Amanu, ibig sabihin ay Madaniya. Madaniya. Okay. Panglimang tinatawag na pagpapakulo, screenshot nyo na para sa ganun bago natin i-resign. Panglimang pagkakaiba ng Makia sa Madaniya, i-resign ko na, ha? Okay. So dito lang tayo para at least mga. Panglimang pagkakaiba, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Ang Makia, ito ang sura na naglalaman ng kwento ng mga sinaunang pangyayari at kaganapan. Okay? Kwento. Okay? Sabihin na, para shortcut natin, previous, ika nga. Previous, ano yung previous story ba ang tawag dyan? Story, previous nation pala. Okay? Story of previous nation. Nakaraan. Mga nakaraan. Ito yung kwento naglalaman ng sinaunang pangyayari at kaganapan. Kaya nga si Proto Yusuf, walang duda ay, nangyari kailan yon? Previous nation. Kaya nga, Makia. Okay? Then, ang Madaniya naman, ito ang sura na naglalaman ng mga faraib. Naglalaman ng mga faraib. Ito yung mga naglalaman ng faraib. Ano bang ibig sabihin ng faraib? Ang ibig sabihin, mga batas patungkol sa pamana, mga inheritance. Naglalaman sa mga tinatawag na hudud. Hudud, ibig sabihin mga batas patungkol sa pagpataw ng parusa. Ayan, halimbawa pagputol ng kamay, pagpugot ng ulo. Oh, kasi na-establish na ang batas ng Sharia sa Madina. Kaya kinakailangan ng tinatawag ng law. Kailangan ng hudud. Kailangan ng mga parusa, ika nga. At gayon din nagtatalakay ng mga sura na may kinalaman sa halal at saka tinatawag na haram. Oh. Kasi bakit sa Makka pa kasi, hindi pa wala pa mga ang ganung mga bagay. Kasi nga, more in ano pa, dawa. Lahat pa yung nakakonsentris sa tanatang na dawa. Kaya kasi mga musrikun yung mga tao dyan. You know, kailangan iano yung tauhid. Kaya nga't yung mga may kinalaman sa tanatang na akida dyan sa tanatawag na sabihin natin ay Makka. Pero pag may kinalaman sa pambabatas, yun Madaniya. Okay? Then of course, sa tinataw na panganim at panghuling pagkakaiba, ang Makia, ito ang sura na naglalaman ng kwento ni Adam, kwento ni Prophet Adam alayhi salam sa Suratul Baqara, at gayon din ay Iblis at nakasaka niya tinatawag ni Iblis, yung malantarang kaaway natin, okay? Maliban sa Suratul Baqara. Okay? Of course, ibig sabihin, exemption dito ang Suratul Baqara kasi Madaniya yon. Pero anumang sura na may kinalaman sa kwento ni Adam at saka ni Iblis ay ito ay Makia. Anong exemption dito?
Suratul Bakara. Surah Al Bakara. Malinaw? Yan ang exemption, mga kapatid. At okay? At sa surah nagsisimula sa alpabetong Arabi, ibig sabihin, pangalawa, yung surah, ang makya daw, ito yung mga surah na nagsisimula sa mga alfabetong Arabi, maliban sa surah to, maliban sa tinatawag na sabihin natin Suratul Bakara at Ali Imran. Okay? So, ibig sabihin, pag, ulitin natin, ha? Ayan. Ibig sabihin, ulitin po natin, ha? Bilang panghuli, ang surah Makkiya ay naglalaman ng kwento ni Adam at ni Iblis maliban sa Suratul Bakara. At gayon din, ito yung surah na nagsisimula sa alpabetong Arabic. Arabic alphabet. Arabic alphabet. Kaya nga't Alif Lam Ra, mga ganun ba, Yasin, alphabet. Okay, maliban sa tinatawag na exemption, anong exemption dito? Maliban sa Suratul Bakara. Maliban sa tinatawag na Suratul Bakara, okay, yun po yung exemption dito. At Suratul Al-Ali Imran plus Ali Imran. Okay, maliban. Lahat ng mga sura bukod sa Bakara at saka Ali Imran naglalaman na sa umpisa ika nga'y Arabic alphabet, yan ay Makkiya. Okay, at ang Suratul Ra'ad ay hindi pinagkakasunduan naman sa Suratul Ra'ad. Pati khilaf yung mga ulam. Samantalang sa tinatawag na Madaniya, ay screenshot nyo na, ha? Okay. Samantalang sa Madaniya... Taglit lang po. Han? Okay. Okay na ba? Ilipat ko na? Okay na, walang nagsasalita. Yes. Okay. Okay na po, okay na. Ang Madaniya naman, ito ang sura na naglalaman. Naglalaman. Naglalaman tungkol sa alin? Tungkol sa mga munafiqun. Munafiqun. Ibig sabihin, mga impokritong mga tao. Of course, mayroon tinatawag na exemption. Okay? Mayroon tinatawag na exemption. Anong exemption? Sa Suratul Ankabut. Maliban sa tinatawag na surah Al-Ankabut. Al-Ankabut. Malinaw? Maliban sa Suratul Ankabut. Malinaw ba yun? Okay, ulitin natin, ha? Pag tinanong kayo, anong exemption, ika nga, o anong exempted doon sa surah Makkiya na may kinalaman na lahat na nagsisimula sa Arabic alphabet? Anong exemption dito? Suratul Bakara at Suratul Al-Imran. Yes, Suratul Bakara at saka Suratul Ali Imran. Subalit, ano ang surah pagdating sa issue na ito na hindi pinagkakasunduan ng mga scholar? Ano yon? Suratul Ra'ad. Suratul Ra'ad. Okay, surah Ra'ad. Okay, Suratul Ra'ad. Okay. At ano naman yung mga exempted na sura na may kaugnayan sa kwento ni Adam at saka ni Iblis na may kaugnayan sa Makkiya? Anong sura exempted dito? Bakara. Suratul Bakara. Okay. Suratul Bakara. So, hope na naging malinaw, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Okay? At of course, ano naman ang exempted na sura? Okay, ano tinatawag na exempted na sura na may kinalaman sa Madaniya? Saan ito ay para sa mga munafiqun? Surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut. Hagdugan. Okay, Surah Al-Ankabut. Good. Okay. So, yun po yung pagkakaiba, ika nga, ng Makkiya sa Madaniya. Malinaw po ba? Opo, Stan. Malinaw po. Okay, maraming salamat, mga kapatid. So inshallah, next week bukas ipagpatuloy natin yung kadahilanan sa pagbaba ng sura na ito and the rest of the topic hanggang sa maubos ang ating oras, inshallah subhanahu wa ta'ala. So walang katanungan po? Stan. Sana po. Okay, ako muna magsalita bago tayo magano, ha. Paki-ano kasi nung yung nag-double ano po, double sound. Mayroon po mga latecomers dito. Paki-ano po yung latecomers para sa ating dance, please. Okay, sino po yun? Sino po yun, please? Magsalita po kayo. Bakit? Sa women section, sino po? Bago lang po. Okay, si May Kanakan. Si May Kanakan, nakapasok sa male section. May Kanakan. May Kanakan, ano po yung pangalan sa registration? May Kanakan din? Okti Khadija po. Okti Khadija. Okti Khadija. Sa registration form, ha? Okti Khadija? Opo. Okay, by the way, Khadija, hindi, sa registration form po, hindi po sa pangalan ng Facebook, kundi yung real name nyo po.
May rakanakan po. May rakanakan. Okay siya pa. Mayroon pang latecomers dito na ano kanina? Assalamu alaikum, Guru. Wa alaikum sa barakat. Si Khalid Ara. Ayan. Latecomer ka? Ang hindi po, pero po sa akin pangalan, Dennis po. Oh, Dennis. Oh, Dennis, yes. Okay, Dennis. Sino yung Khalid? Dennis Ara. Oh, Dennis Ara. Okay. Sino pa yung ano? Meron pa ako. Ako, Ustad. Si Ali. Ali Hipolito. Ali Herrera. Nakalagan po ako. Latecomers. Okay, yung mga latecomers, 50% discount. Yes. Ustad. Saan po si Jollibee? Eh, ano ba? Jollibee. Ustad, nila namin narinig yung iba ka na. Mag-out? Na-late kami, sorry. Okay, Jollibee, sino yung Jollibee, please? Wala si Jollibee. Ako, Stads. Late ako, Stads. Okay, sino yung late? Sino yung late? Sino ako, sino yun? Ako, Stads ako. Rasul, Gasudla, late. At saka si Nina Binasing, late. Okay? Okay. Stads, salam alaikum po ulit. Pwede na po mag-out? Yes, pwede ka na mag-out mga kapatid. Yes, mga pwede mag-out. Sa mga may katanungan pa, walang problema. Inshallah, mag-ano sila. Aliyah, sa mga inam, take note mga sister. Inshallah. Sa mga nagtitake note po, please pakishan nyo po yan sa mga kapatid natin. So, anong tanong po? Bago tayo mag-out. May tanong ako. Yes, go ahead. Stad, sino po yung ano si Sheikh? Si Sheikh Tantawi po ba yun? Sheikh Tantawi. At Tantawi. Tantawi. Sheikh Tantawi, okay? Tantawi, okay? Ustad, paano po yung voice natin, Ustad? Yan po. Assalamualaikum po. Waalaikum salam barakat. Ustad, yes. May tanong po ako. Yes, sige na, kasi mag-ano tayo, mag-asala na. Yes, go ahead. Ustad, paano po may review yung mga lecture, yung mga para sa latecomers po? Sa mga latecomers, sino tong Rodia? Ay, saan nila po? Sino tong Rodia? Rodia na ka-arabi siya. Rodia Bint Muhammad. Sino to? Sister, paki Rodia, paki ano nga yung ano, mic mo? Paki kong. Paki mi-amio. Okay, una-una po, sa mga latecomers po, inshallah, hopefully, na may mga brothers tayo nagtitik note. Tapos i-share nila doon sa grupo o kaya i-submit nila doon sa grupo. Meron po yung dala. Di ko alam si Rodia. Pakiano si Rodia. Sino ba itong Rodia? Sino bang ano? Si ano yan? Si Rodia ang kanan po yan. Okay. Okay. Yung Arabic yan. Oh. Ustad, yung akin, Ustad, di napakalitan yung pangalan. Ito, si Raquel. Ito si Raquel. Ay, ibang Raquel na ka-Arabic. Raquel, walang Raquel. Okay, by the way, ang sa mga... Ustad, ano, pwede na po bang umalik? Yes, pwede na umalik. Yung mga wala nang kailangan, pwede lang umalik, inshallah. Pwede na umalik sila. Ustad. Yes. I-post mo po sana sa YouTube. Yes, ipopost ko sa YouTube ito. Kailangan, kung gusto mo kinabang ikaw nga mag-review ng sura ng natin, ila-discuss natin, nasa YouTube po yan. Pero, kailangan mag-join button po kayo doon. Pero, kailangan mag-join button po kayo doon. Ay, puto. Bakit may mga puto dyan na ano? Stad. Yes. May quiz po tayo, Stad? Yes, meron tayo. Abangan nyo po yung quiz sa tanatawag na assignment ninyo. Inshallah, sa ipopost natin yan sa tanatawag na sabihin natin doon sa Edmodo. Stad. Yes. Go ahead. Pa-screenshot po doon sa ano sa previous ano. Sa O saan dyan? Stad, tatingin yung photo. Sa kabilis, sa listo. Sa listahan? Opo. Listahan po ng mga saan dyan listahan yan? Okay. Okay na? Nasunod po, Ustad. Susunod. Yan. Ini-init po sa ano siya. Four. Okay. Ayan, tapos. Okay na. So maraming salamat mga kapatid. So nag-ikama na dito sa Makkah. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Jazakumullah khair. In Amalik, confident po. Nakabayanan po ninyo ang tinatawag na quiz at saka tinatawag na ano po ninyo sa tawag dyan, assignment sa tinatawag na imodo. Inshallah, binillah. Barakallahu fikum. Mahasalatu wa alhamdulillah. Sabi alhamdulillah. Kasyadullah. Ilaha ilan. Asal virgo at tubulek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Na. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe my YouTube channel, Alimuddin Onofre Ilyas. Thank you.
Thank you.